balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang kamao. So mga para, sa naging latest interview nga po ni Shakur Stevenson, natanong po siya mga idol kung sino ba daw ang greatest left-handed fighter sa kasaysayan ng boxing sports. As of today pagdating sa achievement sa bakbakan. At para kay Shakur mga idol, sa ngayon daw, hands down ito sa ating pamansang kamao Manny Pacquiao bilang number one sa lahat dahil tunay daw ito na legendary. Dinala daw si Pacman ng kanyang kaliwang kamao kung ano man daw ang status nito ngayon sa boxing sports. Probe na daw kasi mga idol ang kanyang galing bilang isang left-handed fighter sa bakbakan dahil marami na daw ito pinabagsak ng mga halimaw na Hall of Fame sa kanilang mismong prime sa boxing sports. Pero para kay Shakur, naniniwala daw siya mga idol na hindi daw sila magkakalayo ni Pacman pagdaan ng panahon. Sa ngayon daw kasi mga idol, siya daw ang pinakamagaling na aktibong left-handed fighter. It's a matter of time na lang daw mga idol kaya nito lagpasan si Boss Manny bilang pinakamagaling na left-handed fighter sa history ng boxing sports. Well, para sa atin mga idol, naniniwala tayo sa unang mga sinabi ni Steve Benson, nakarapat dapat talaga si Pacquiao na hirangin na pinakamagaling na kaliweteng boxer sa sports ng suntukan dahil makikita naman natin ito mga idol sa Daring Magazine Rankings, ang pinakalegit na boxing rankings sa pound per pound kung saan pangsyam na greatest of all time si Pacman at ang ahead sa kanya na walong fighter kabilang na nga dito ang kanya mortal na karibal na si Mayweather Jr. Lahat sila mga idol isang orthodox fighter kaya ibig sabihin nito mga idol si Pacman lamang nag-iisang kaliweteng pumasok sa top 10 boxing goat. Bagamat sa mga sinabi naman ni Shakur mga idol na siya daw susunod kay Manny Pacquiao bilang pinakamahusay na kaliweteng fighter sa boxing sports. E do dapat tayo dun mga idol kontra sa mga high caliber boxer. At isa pa dito mga idol, merong magagaling na kaliweteng boxer na masasabi natin na mas ahead pa talaga sa galawan ni Stevenson. Kagaya na lang mga idol ni Vasily Lomachenko, Oleksandr Usyk, ang legendary boxer na si Pernell Whitaker, Errol Spence Jr. At syempre ang kanyang karibal na si Tank Davis. Bagamat gayon pa man mga idol, hindi naman natin mapipigilan si Stevenson na sabihin na siya ang pumapangalawa kay Pacman bilang pinakamahusay na left-handed fighter dahil may sinasabi naman talaga ito pagdating sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po mamaga ang dalawang mata ni Teo Pimo Lopez Jr. sa naging laban nito kontra kay Steve Claggett kahapon, maraming mga boxing fans mga idol ang napakomment sa naging performance ni Teo Pimo. Kung grabe daw ang ginawa kay Lopez ng kanyang challenger na si Claggett na merong walong talo na sa kanyang kartada sa boxing sports at hindi naman ito gaano kalakas na contender sa 140 pounds. Huwag na daw pangarapin ni Teo Pimo mga idol na labanan si Crawford sa welterweight dahil baka sumirado daw ang dalawang mata ito mga idol kapag tinamaan siya ng kamao ni Crawford at magaya ito dati sa nangyari kay Yordinis Ugas sa naging laban nito kay Errol Spence kung saan mga idol halos bulagi ni Spence si Ugas dahil literal ito lumuha ng dugo pagkatapos ng laban.